Hello, hello mga mare, another mini vlog! Kakagising ko nga lang pala niyan mga mare, kaya naman magkasaing muna ako for today's video. Madalas talaga kasi mga mare na tinatanghali na talaga kami ng gising. Kaya naman yung pang-almusal sana namin ay nagiging tanghalian na. Pero kapag ganito pa naman na hindi ako nakakain ng almusal, talaga napaparami yung kain ko nito. Halata naman siguro sa katawan ko mga mare, di ba? Bali, hinugasan ko nga lang pala ito ng dalawang beses mga mare. Tapos tsaka ko naman nilagyan ng tubig para matansya ko na yung sukat. Ganito lang kasi talaga yung ginagawa ko mga mare kapag nagsasaing ako. Nakalimutan ko na rin palang hugasan itong takip ng pagsasaingan ko kaya naman hinugasan ko na rin agad. Bago kasi talaga ako magsaing mga mare, hinuhugasan ko muna itong takip ng kasirola. Dito nga lang pala ako magluluto ngayon sa kalan mga mare dahil matagal nang nasira itong rice cooker namin. Saglit lang naman ito maluto mga mare kapag dito sa kalan niluto. At habang hinihintay kong maluto itong kanin namin, tinignan ko muna yung mag-ama sa kwarto. Mas nauna kasi talaga ako nagising sa kanila mga mare, kaya naman akala ko tulog pa silang dalawa. Todo lamping pa nga itong bata na to sa papa niya, akala mo naman mawawala. Hinayaan ko na nga sila sa kwartong dalawa, kaya naman eto aasikasuhin ko naman yung mga tupiin ko. Pero bago ako magsimulang magtupi mga mare, magsasalang muna ako ng mga damit dito sa may washing machine. Para habang nakasalang itong mga damit namin ay magtutupi naman ako para hindi sayang sa oras. Para kapag natapos na ako sa pagtutupi mga mare ay magsasampay na lang ako ng mga damit namin. Kaunti lang naman itong mga lalabhan ko mga mare, kaya naman isang salang lang ang gagawin ko. Bali yung mga ibang damit na natira sa basket, hindi ko muna iyon lalabhan. So susunod ko na lamang lalabhan yun mga mare dahil alanganing oras na ngayon. Kapag nagsalang kasi ako ng damit mga mare dito sa washing machine mahigit isang oras, magdadalawang ikot pa ako mga mare, aabutin na ako ng gabi. Kapag nagsasampay pa naman ako mga mare, sa labas talaga ako nagsasampay. Para kahit papano may araw tapos mahangin. Okay lang sana mga mare kung maaga ako nakapaglaba, kaso hindi, alanganing oras na. Huwag nyo na nga palang pansinin itong malapad kong likod mga mare. Isipin nyo na lang mga mare, malaking teddy bear na nakatayo. Charot. Pagpasensya nyo na nga pala mga mare kung medyo maingay, alam nyo na kung sino yun. Pinanggugulo na naman kasi sa akin habang nagbo-voice over ako. Nang masalang ko na nga yung mga damit namin mga mare, nilagyan ko na rin ito ng sabon. Pagkatapos kinuha ko na itong saksakan para naman maset ko na yung labahan ko. Matapos naman ako dito mga mare, bumalik ulit ako sa may kusina namin. Pinalikan ko kasi yung sinain ko mga mare dahil baka sunog na. Pero sakto naman pagdating ko, luto na itong kanin namin kaya naman tinanggal ko na ito. Pinalit ko na lang itong kawali para naman mainitan na. Para kapag mainit na itong kawali ay lalagyan ko na ito ng mantika. Magpiprito lang kasi ako ng hotdog dyan mga mare, pati itlog. Kaya habang pinapainit ko pa yung kawali mga mare, hinihiwa ko muna itong mga hotdog. Yung gitna na lang pala yung hiniwa ko dyan mga mare para isang balatan na. Pagkatapos kong balatan itong mga hotdog mga mare, naglagay na nga rin pala ako ng mantika dito sa may kawali. Bali, bumili nga lang pala ako ng halagang 5 pisong mantika mga mare dahil naubusan kami. Bali, una kong niluto nga pala dyan mga mare itong sunny side up na itlog. Dalawa lang pala itong nilutong itlog mga mare. Dahil dalawa lang naman kami ni Daddy Bong nakakain. Ang epic fail pa nga nito ng pagkakaluto ko mga mare dahil dumidik talaga sa mantika. Este sa kawali pala, Diyos ko. Kaya naman hinayaan ko na lang mga mare, mapupunta lang din naman yan sa tiyan namin. Kapag ganito talaga yung gamit kong kawali mga mare, naiinis ako magluto ng itlog. Paano kasi kahit sobrang painitin mo na itong kawali na to, todo pa rin kumagaldigit itong mga itlog na to. Kaya palutuin mo na ako ng kahit ano mga mare, wag lang magprito talaga. Nakakabanas kasi talaga mga mare kapag dumikit na yung niluluto mo dito sa may kawali. Eh halos maubos na nga itong kalan namin sa kakapainit ng kawali para lang hindi dumikit, pero ending dumidikit pa rin talaga. Ano kayang magandang gawin mga mare? Suggest naman kayo dyan mga mare. Kaya nga nagsasabi ako kay Daddy Bong na sana bilhin niya naman ako ng nonstick pan. Para naman kapag nagpiprito ako, hindi na ako nahihirapan. Ang dami kong sinabi, magpiprito lang naman. And fast forward nga tayo mga mare, balik kakain na nga pala kami sa mga oras na to. Nasa kwarto nga pala sa mga oras na yan si Baby Athena, kaya naman tinatawag ko siya. Kahit alam ko na hindi kakain si Baby Athena nito, pinatawag ko pa rin siya para naman masubuan ko. May mga time kasi talaga na gusto niya talaga tong hotdog, pero minsan ayaw naman niya. Pero pag once nakita niya sa baw ng pagkain namin, naku Diyos ko, mauubos talaga niya itong pagkain namin. Pagkalapit niya nga dyan mga mare, hinila niya nga itong upuan ko. Kapag kakain kasi talaga kami mga mare, ito talaga yung ginagamit niyang monoblock. Edmahin nyo na talaga yung mga background music mga mare. Hindi ko talaga mapigilan si Athena na huwag mag-ingay. Ayoko na rin kasing umulit-ulit sa pag-voice over mga mare. Nakakapagod. Bali, tinry ko nga palang bigyan si Baby Athena dyan ng hotdog, kaso ayaw talaga niya. Kakainin niya mga mare pero idudura din niya. Kaya naman sabi ko kay Daddy Bong, titimplahan ko na lang siya ng gatas. O siya, hanggang dito na lang muna mga mare. Kung nagustuhan nyo man ito, please pa-like and share naman po. Yun lang. Salamat.